Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang talata pong ating pag-aaralan ngayon ay matatagpuan sa aklat ni Job chapter 13 verse 15. Ganito po ang sinasabi. Though he slay me, yet will I trust in him, but I will maintain my own ways before him. Sa Tagalog po, bagaman ako'y patayin niya, akin ding hihintayin siya. Ngayon may aking aalayan ang aking mga lakad sa harap niya. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasa ito ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito ay ating pagbubulay-bulayan. Mga kapatid, part 2 po ito ng ating pag-aaral kahapon na pinamagatang stand firm or manindigan. Gaya po ng binanggit ko kahapon, ang mundo po natin ngayon ay nabubuhay sa mundo ng tinatawag na public opinion where majority rules. Pero bilang Christian, we are encouraged to stand firm. Stand firm. Why? Kasi po ang mundong ito ay malupit. Talaga pong there will be persecutions, there will be trials. Maraming mga taong imamalain. Ikaw at sisiraan, gagawa ng mga bagay na hindi mabuti. Lalo na nga po, kung ikaw ay naninindigan sa katotohanan. Ang ilang example po sa Bible na tinalakay po natin kahapon ay si Joseph. As a servant of God, he was accused of raping the wife of his master, si Potiphar. And because of that, he was thrown into jail. Si Moses, although faithful, the Israelites accused him of bringing them into the wilderness to die. Si David proved himself to have courage and integrity, but he was falsely accused by King Saul. And also Job, no, nung nagkaroon po ng problema si Job, nakaranas siya ng iba't ibang mga sakit, karamdaman, trial sa buhay. Ano sabi ng kanyang mga kaibigan? He was accused of maybe committing a sin or a tremendous sin against God, kaya siya nakakaranas noon. So if you are familiar with the stories of these people, you know that God worked out their situation for good. Hindi po sayang ang mga pangit na karanasan na tinatawag natin. Hindi po sayang yung mga situations ng buhay that seemingly undesirable or mga bagay na nangyayaring ayaw natin at hindi natin gusto. Bakit po? Una, God knows everything. In Job chapter 28, verse 20 hanggang 28, basahin niyo po yun. We read doon, o mababasa po natin doon, yung depensa ni Job sa kanyang sarili laban sa kanyang mga kaibigan. After his string of tragedies and loss, his friends believe na siya'y guilty of sin. Kaya siya nagkakaganon. Pero sa verse 24, malino po doon ang sabi ni Job, God looks to the ends of the earth and he sees everything under the heavens. Buong paniniwala ni Job, hindi ako kailangan magpaliwanag sa inyo, hindi ko kailangan idepensa sarili ko sa inyo. Alam ng Diyos ang nangyayari sa lupa at siya ang may control ng lahat ng bagay. In other words, God sees everything, nothing is hidden from Him. God and God alone knew the reason for having Job endure such trials. The entire passage reflects two aspects of God's omniscience. Una, there is some knowledge that belongs only to God and to Him alone. Second, there is other knowledge that He has to Himself that He chooses to reveal to us and maybe to some other people. So kaya, sa umaga pong ito, kung nandun ka sa sitwasyon that you have been wrongly accused of something, or even if you feel sorely misunderstood, know that God knows. He not only knows, He has the power to make the truth known. May panahon para sa katotohanan. May panahon sa paglalantad. May panahon para ipahayag ang motibo ng mga nakapaligid sa iyo at ng mga masasamang taong may akusasyon sa iyo. Let Him fight this battle for you. Let Him expose the finger pointers and no amount of convincing, arguing, or kung ano-ano pang salita para maniwala yung mga nag-aakuso sa iyo. You don't need to explain to them. You just need to believe that if you are doing right and you are right in the eyes of God, who cares? Hindi po ba?
pinakawalang kwentang klaseng buhay ang mamuhay ka sa sasabihin ng mga taong nakapaligid sa iyo. Dahil kahit anong gawin mo, kahit magtagumpay ka, kahit mabuting bagay ang gawin mo, lalo na kung sumusunod ka sa Panginoon, yung mga inggitero at yung mga taong may mga personal na sama ng loob sa iyo, wala silang makikitang mabuti. Kaya importante, lagi mong tandaan, ano man nangyayari, alam ito ng Diyos. Second, God sympathize. If you are suffering, Jesus can sympathize with you. Why? Because He was also falsely accused. He hung on the cross because of a false accusation. And Him, as our High Priest, one who intercedes on our behalf to the Father, He sympathizes. Ang gandang tanggapin sa sarili natin yun. Kung si Jesus nga naakusahan, ikaw pa. Di ba? Kung si Jesus nga ipinako pa sa krus, ikaw pa. At ang nagpako sa kanya, yung mga nagkukunwaring banal-banalan. Yung mga kunwaring maraming alam sa Bible. Yung alam ang kasulatan. Yung mga ang gagaling magsalita, parang napakalumanay. No, alam niyo si Pastor Kamya, pag nagsalita, parang hindi ako malumanay. No, kilala niyo naman ako, araw-araw napapanood niyo ako. Kung ano naman ang puso ko at ng isipan ko, yun ang maririnig niyo sa akin. Pero alam niyo, marami yung ang galing magsalita, lumanay. Pero sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Dahil doon sa mga kunwaring nagpapakitang giniw at napakalumanay, pero ang puso puno naman ng kabugputan, pagkaingatan po natin yung mga bagay na yan. Sa Hebrews chapter 4, 15 to 16, tells us, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. Therefore, let us draw near with confidence to the throne of grace so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. So kapatid, when you are falsely accused of a wrong, it is a very isolating feeling. It is easy for us in our finite minds to assume that no one understands us. Minsan naramdaman ko rin yun eh, pakiramdam ko wala akong kakampi. Pakiramdam ko, lahat ay kaaway ko. May mga pagkakataon na ang galing ng kaaway, para kargahan ka ng ganon. At ang layunin ng kaaway, tumigil ka. Huwag ka na magpatuloy at sumuko ka sa mga bagay na pinapagawa ng Diyos. Mabuti na lamang po talagang ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. It always reminds me that even the Lord Jesus and the disciples naka-experience ng mga ganitong bagay. Ako pa! Napakaliit na tao ko sa harapan ng Panginoon. Alabok na ako sa kanyang paningin para magreklamo ako sa mga bagay na naranasan ko. Huwag mo kalimutan kapatid, we have the ultimate advocate in Jesus Christ. He not only understands, He has experienced the injustices of living as a human being and He experienced the imperfections of a fallen world. Amen? Ngayon, pangatlong bagay na dapat nating makita, hindi lang po niya alam ang lahat ng nangyayari, hindi lang siya nakikisympathize. God has a plan. He has a plan. Basahin po, balikan po natin, let us revisit yung mga example ng mga taong diniscuss ko kahapon. Sino-sino po ba sila? And if you read further into their stories, you know that God worked it out for good. No po? Tandaan po ninyo, God never wills for someone to falsely accuse another. But because He is God, He can take any situation and use it for His glory and the person's benefit. Nakuha niyo po yun? Like what happened to Joseph? While Joseph was thrown in prison, maging doon sa prison cell, God's favor was with him. And that proved to be enough. The favor of God for Joseph was enough. The jailer was impressed with what he saw in Joseph. So he was put in charge. Alam niyo po, ang promotion ng Diyos ay kahit nasan kang lugar. At kahit na nasa pinakamaganda kang lugar, kung ito ay hindi mo ma-handle properly and you don't have the proper attitude to handle this, you will fail. Alam niyo po, itong Canada, sabi nila, land of promise, second
tirahan. Second to the most ideal place to live, according to them. Maybe not Winnipeg, maybe not Manitoba, but Canada per se. Kasi may mga lugar ho ng Canada na talagang masarap ang weather, maganda ang weather, masarap tirahan. Pero Winnipeg, marami pa nagre-reklamo rito. Itong Manitoba, marami nagre-reklamo because of we have one of the worst winter. O, ng snow rito, talaga naman humisa, lampas tao. At napakahirap po ng buhay dito, laging maginaw pag winter. But anyway, at ang point ko po rito, kahit na po sa pinakamagandang lugar, if you don't know how to handle the disappointments, the trials, the problems of the day-to-day living, you will fail. Pero mga kapatid, ito ang totoo. Kahit nandun ka sa pinaka-unfavorable situation like the prison cell, that place can be a place of promotion and that place can be a place where God can use you for His glory to shine and Him to be exalted. Like what happened to Joseph. He was thrown in prison, but the favor of God was with him. He was put in charge of the other prisoners. Then he was noticed for his ability and his talent to interpret dreams, found favor with Pharaoh, and was given a ruler's position in Egypt. Can you imagine? Saan nagmula yun? Nagmula ang lahat ng yon, mga kapatid, huwag niyong kakalimutan, with an accusation of a dirty, wicked woman. Hindi po ba? Kaya kung meron mang ganitong nangyayari sa buhay mo, tingnan mo, baka ipopromote ka lang ni Lord. Amen? Kung you are wrongly accused, may mga taong nagsasalita against you, may mga taong gusto kang sirain, at kahit dalahin ka sa pinakapangit na sitwasyon, tingnan mo kapatid, baka ito yung paraan ng Diyos ng pagpapromote sa'yo. Dahil hindi lang iisa ang example niyan. Even Moses. What happened to Moses? Moses led the Israelites on a 40-year journey in the wilderness. Take note, not in paradise, not in a favorable place to walk in and journey in the wilderness. Ang pinag-uusapan natin. And they journey in the wilderness in search of a promised land. Doon po, ano po nangyari kay Moses? He was accused of trying to lead them to their death. Pero ano ginawa ni Moses? He humbled himself. He sought God. And in the end, ano po nangyari? The Israelites reached their goal. The time of wandering proved to be character-building years for this beloved patriarch. God made use of the time that was seemingly wasted. Yung para sa iba ay pag-aaksaya ng oras, yung para sa iba ay parusa, yung para sa iba ay pagpapahirap, ay paraan ng Diyos para i-build ang karakter ng patriarkang ito. So magandang lesson pong tingnan yun, maybe God is just building a character within you. Maybe God is just strengthening your courage, making you more mature on handling the difficulties of life at kung ano-ano pa. Kaya, hayaan nyo lang yung mga persecutor. Hayaan nyo lang yung mga tao kung ano-anong pinagsasabi. At tandaan po ninyo, hindi po perfecto ang mundong ito para ang lahat ng tao'y magustuhan ka. Punong-puno ng bashers ang mundo. Kaya if you don't know how to handle bashers, then magkulong ka sa loob ng kwarto mo at huwag ka nang lalabas kahit kailan. Dahil ang totoo, kahit na anong gawin mo, kahit na pinakamaganda, merong sasabihin ang iba. Let us look at the second or the third example, and he's David. David, although wrongfully accused to trying to dethrone King Saul, he became king of Israel himself. Although he would later suffer hardship and loss as a result of the seed of sins he had sown, he was once again restored to his God, restored by God before he died. Lalong perfectong tao eh, si David eh, di po ba? Hari na siya, he was
put in the throne, pero sa kabila nun, failure pa rin. Failure after failure. But God restored him. And then there is Job. Job lost everything. His children, his home, his health, his livelihood. Ang hindi lang nawala sa kanya, yung asawa niya. Sana nga nawala na rin, kasi alam niyo, bumangyari yung asawa ni Job. Sabi ng asawa niya, naku, sabi, sumpahin mo na ang Diyos mo, no, para mawala ka na. Napakahirap kasama yung asawang bumangyera. Pero tandaan po ninyo, ang persecution ni Job, hindi lang nanggaling sa kanyang mga kaibigan. Kundi doon sa taong inaasahan niyang magiging kakampin niya. Yung asawa niya nang sabi sa kanya, gusto mo matapos yung lahat ng bagay na paghihirap mo, sumpahin mo ang Diyos para mamatay ka na. Can you imagine that? Naranasan niyo na po ba yun? Minsan yung marinig mo yung akusasyon, yung persecution, sa ibang tao, okay lang eh. Pero yung manggaling ito sa mga tao hindi mo inaasahan dahil sila yung tinitingala mo. Sila yung mga tao na akala mo, kakampi mo. And yet, natalikod ka lang, sasaksakin ka sa likod. Kuha niyo po ba yun? Pero alam niyo po, Job remained faithful and obedient to God. Despite his grief and despite the accusations that came his way, he remained faithful. And alam niyo po kung ano reward ni Job? God restored what was taken by the enemy. God restored what was taken. And then some. Amen? So ngayon pong umaga, if you find yourself in a situation or in a season of being wrongfully accused or misunderstood, kapatid, get encouragement by not only the outcome of these stories, but the truth that Scripture proclaims about God and His role in your life during times like this. Your reward is just around the corner. Your reward will likely look different than those throughout the Scripture who found themselves undeservingly in the hot seat. But there are some things you can count on when it comes to God. He knows, He sympathizes, and He has a plan. Remember that Romans 8:28 is always an effect. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Take comfort, take refuge, stand firm, manindigan sa pananampalataya at patuloy na magtiwala sa Diyos sa buhay. Yun po yung aking maipapayo. Kung meron pong isang taong sanay na sanay na po dyan sa mga akusasyon, sa basher, sa mga hindi makaintindi, marami na po akong karanasan yan. At kung yun po yung mga tiningnan ko, mga kapatid, I may not be in a position that I am in right now. Hindi ko po sinasabi na malayo na yung narating ko sa ministry. Alam niyo pong ang isang tapat na lingkod ng Diyos parang laging nagsisimula sa ministeryo. And it's good. It's good to have that kind of a feeling and mindset na ang bawat araw ay bagong simula. Kaya nga po sa tuwing haharap ako sa kamerang ito, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, it is a new day. A new day. And I would like to encourage myself. Kaya po ako mismo natatakot. Ganyan lang po. If nobody and no one is encouraging you, then malaking tulong po yan. Tapik-tapik sa balikat. Ano po? Kasi po, kung nagbabaspas nga tayo sa iba eh, pinapatungan nga natin ang kamay yung ibang mga tao eh. Why not? Yun ang gawin natin sa sarili natin. Kung meron pong unang dapat i-encourage ang mga pastor, ay ang ating mga sarili. Kung meron po tayong dapat basbasan, ay ang ating mga sarili. You cannot minister to other if you are not ready to minister. And how can you minister to them? By ministering to yourself first. Amen? Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Saglit po tayong tumungo. Tayo po ay manalangin.
Salamat po, dakilang Diyos, sa umaga pong ito. Salamat po sa pagpapaalala. Salamat po sa karunungang patuloy mong ipinapahirap. Dalangin ko po sa iyo sa umagang ito na ang amin pong pinag-aralan ay maka-encourage. Lalo na po doon sa mga wrongfully accused, doon sa mga kapatid na napagbintangan, naakusahan, at nagpapasan ng maraming kabigatan sa buhay. Sabihan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga puso na maging ikaw na aming example ay naka-experience, no? At sabihan mo sila, Panginoon, na ang mga bagay na ito'y pansamantala at kaya naming pagtagumpayan. Lord, may you grant your healing to those who are sick. May you grant favor to those who are longing for strength and provisions. May you be the one, O Lord, to grant your mediation to those who are not in a good relationship with anyone. May you guide us, O Lord, and grant us peace as we journey through this life. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Dalangin ko po sa iyo maging ang buong tagapakinig ng tinig ng pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Mga kapatid, ang Winnipeg Unida po ay nasa Deliverance Center Church, 1831 Selkirk Avenue, Winnipeg, Manitoba, every Sunday. Meron po kaming 8:30 a.m. morning worship. A.M. na morning pa, ano po? At meron pong afternoon service ng 3:30. Huwag niyo pong kalimutang tumalo sa mga pagtitipon. If you want to be part of the Ministry of Unida here in Canada, please contact me sa 204-807-0329. At kung gusto niyo naman pong maging bahagi ng mga small group ministries ng Winnipeg Unida, please you can contact me also on that number and I can connect you sa mga small groups na meron kami. Please, huwag niyo rin pong kalimutang i-share ang video ito at para naman po doon sa inyong mga kaibigan. At doon din po sa YouTube, alam niyo po, nag-start po akong mag-vlog. Magpapalit na po ako ng ano, ng trabaho. No, nagbibiro lang po ako. So, I would like those who are in the Philippines to see my life here in Canada. Paano kami mamalengke? Paano kami magluto? Ano ang winter dito? Marami kayong mga pwedeng panoorin eh. And recently, natutuwa po ako na maging instrumento ng pagpapakita sa inyo kung ano ang buhay dito sa Canada. Hindi naman po lahat ng buhay dito ay pangit. Hindi rin po rin naman lahat ay maganda. So sa pamamagitan po ng video vlogging o ng pag-vlog ay makikita nyo po yung buhay namin dito. Kaya po, kung gusto po ninyo yun, please subscribe to my YouTube channel. Alam nyo po, nasa 321 na yung subscriber ko. Kailangan daw po maka 1,000 eh. Pag 1,000 po, pwede nang i-monetize. Alam nyo po ba yun? Kumikita raw po sa YouTube. Pero ito yung commitment ko. Kilala nyo po si Pastor Will kapag nag-commit. Lahat po nang kikitahin ng mga ng YouTube na yan, in case na kumita yan, I will send it to those churches, mission points sa Philippines. That's my commitment. I don't need money from YouTube. I just need resources or money. I will not deny that. To be an instrument of help doon sa mga nangangailangan and maybe in some other missionary work pa. Sa ngayon po kasi, hindi ko po magagawa talaga yun. We only have enough. And I do thank the Lord for the enough, but I want to be an instrument for help sa mga nangangailangan sa Pilipinas. So yun, so please, yung mga kaibigan kong pastor, pakipromote naman po sa inyong congregation. Pakipromote naman po sa inyong mga member. Kung meron kayong ilang miyembro, so please subscribe to my YouTube channel. Paabutin po natin ito ng 1,000. Ang goal ko po, bago po matapos ang taong ito, ay magiging 1,000 subscriber. So please help me. Click share and lalo na po yung YouTube channel ng inyong lingkod. So magandang araw po sa inyo. Binabati ko po yung mga nakasama natin ngayong umaga. Si Kuya Pete Hinido at si Ate Obi Hinido, si kapatid na Catherine Santos, si Joyce, si Ate Joyce Pakinggan,
si Marinel Baldonaza, si Lily Camiadu, si Kuya Dante at si Ate Ating Hinido, si Ate Joyce, Ate Joyce Pakinggan, si Aya B, at si Dante Paredes, magandang araw sa inyo. Si Ate Marie Cruz, good morning po. Si Nanay Belen Atienza, si Kuya Larry Montillano, si Ate Vanji Magnaye, si Miriam Galvan, si Ate Agi Victa, si kapatid na Urso Cardona, si Ate Noemi Gudaka, si Ana B. Rivera, si Pastor Albert Lopez, si kapatid na Miriam Liwanag, si Sally Macabales, si Darren at si Marlia Sagdalan, si Pastor Hilga Chalyan, si Samuel Punsalan, Ate Judith Advinculam, good morning po, Alvin Palomares, si Ate Bids Tabing, si Mark Cresion, magandang araw po sa inyo, si kapatid na Jabez Sanchez, si Meg Malabanan, si Grace Marcial, si Adrian Makairan, at si Elaine Tumbokon, Sauler Tumbokon, good morning, kay Ate Del, kay Kuya Eddie Sauler. Ah, mga kapatid, kung kayo pa'y nasa Winnipeg, padating nga po pala si, sino ba yung singer, si Regis. Sorry. Basta yung singer na si Regis, magaling po yung singer na yun, ipagpaumanin po ninyo. And you want Sherin Regis. Yung po yung muntik nang nag-champion nun, tinalo po siya ni Eric Santos, kung di ako nagkakamali. Pero para po sa akin, sa totoo lang, isa po yung champion, hindi si Eric Santos. Opinion po lang yun, po? Pero mga kapatid, kung gusto nyo mapanood at kayo nasa Winnipeg, pumunta po kayo at tawagan nyo si Elaine Sauler Tumbokon. Siya po ang promoter, ang tawag doon yung pisa niya, ang promoter ng concert na ito ni Sherin Regis dito sa Winnipeg. Buy your ticket kay Elaine Sauler Tumbokon niya. This is a Valentine concert. Yung mga asawa ninyo, gusto nyo ipanood ng concert sa Petrosol daw ito dito sa Winnipeg. So please, supportahan natin yung mga artist na Filipino. Ayan. So, kung kailangan nyo po ng printing, any printing need, go to Jason Abraham Sign and Design. Naku, kumpleto na po sila ngayon doon. Wala na po kayong hanapin. Lahat ng kailangan nyo sa printing, sophisticated, machineries, talagang up-to-date, napakagaling, mura pa. So, go to Jason Abraham Sign and Design. Ayan. So, Tess Villanueva, good morning. Pastor Darrell Paredes at Arlene Paredes, magandang araw. Kuya Romeo Dicena, Nanineneng Sintos. Kuya Eric Maynes, Brother Aris Oxon, good morning sa iyo. Kay Ate Boots Camia, kay Kuya Emmet Camia, pagpalain kayo ng Panginoon, kay kapatid na Edwin Villanueva. At ayun, sinabi po ni Elaine, Sherin Regis nga, Sherin Regis. Ayan. So again, sabi po ni Kuya Larry Montillano, maraming salamat po sa mabiyayang mensahe, Pastor, na inyong pinabahagi sa bawat isa sa amin. Patuloy po kayong pagkalooban na kalakasan ng Panginoon. Yun po, mga kapatid, ay fuel of an encouragement para sa inyong lingkod. Salamat po, Kuya Larry Montillano. And also, thank you for sharing the video. Yung si Kuya Larry Montillano, napakasipag po niyang mag-share ng video ng Tinig ng Pag-asa. So, it's Tuesday here. Wednesday. It's Wednesday here in Winnipeg. Mamaya pong gabi, small group ng God-Given Grace. Ito po igaganapin sa tahanan ni Enoch at ni Mini Celia. At Jay Bautista, see you tonight. Happy birthday nga pala, Jay Bautista. Sino-sino pa ho bang may birthday? Birthday din po ngayon ni Tatay Mags Aguila. Ano po, pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa iba pa hong may mga kaarawan, Lizelle Aguila, happy birthday. Yan, at patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. So again, magpatuloy po tayo sa pagtitiwala, sa pananampalataya. At paniwalaan po natin, mga kapatid, na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Siya ang ating laging tinig ng pag-asa. God bless everyone.